Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ialay natin ang misa ngayon para sa inyong kailangan sa buhay, para sa inyong family o sa inyong personal intention at para sa inyong karamdaman. May God heal your sickness. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin makapangyarihan, ang inyong dakilang pagkamaawain ay nangingimbabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadain na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin ang makumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi namin takot na ikaw ay lapitan ay inyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan namin hilingin sa pagdarasal ay inyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo kayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib ng Judaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa reliyong ito kaysa maraming Hudiyong kasinggulang ko at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang aking anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hintil. Hindi ako sumangguni kanino man, ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco.
Nakaraan pa ang tatlong taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro. At 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanyang sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko, sa'yo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugwisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo pong lahat. Inyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Martha sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paana ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika. Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Martha, Martha,
na liligalik ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi alisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Opo. Gusto kong magtanong sa inyo po, ano po sinabi ni Jesus? Ang isa lamang ang talagang kailangan. Anong po ito? Ano po ang kailangan ito po? At ito hindi alisin sa kanya. Ano yan po? Alam niyo ba ano yan? Ang kailangan natin ay ang pagtuturo ng Diyos. Ang pagtuturo ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Diba? Nantindihan niyo ba? Malinaw ba? Malinaw ba ang sinasabi ko? O malabo po? Opo. Sinabi ni Jesus din po, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Ngunit sa bawat salita galing sa bibig ng Diyos. Di ba? Kaya kailangan natin makinig ang salita ng Diyos. O makakinig. Di ba? Hindi ko alam pero nantindihan ninyo naman. Bakit po? Kasi ang salita ng Diyos ay sa Hebrew po, chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay ang mabuhay at mabisa. Diba? Ang salita ng Diyos ay mabuhay at mabisa. May makapangyarihan para magpabuhay sa atin. Para magpalakas sa atin. Para magbigay ng pag-asa sa atin. Kaya tinatawag ito po ang mabuting balita. Di ba? Hindi masamang salita po. Pero maraming sa inyo may gusto makinig. Di ba? Ano po? Sa news, sa karaoke, sa kanta, di ba? Anong effect sa inyo po kung laging-lagi makinig ninyo ang fake news, ang masamang balita, di ba? Halimbawa, idoon sa, saan yan? Sa Tondo, may maraming nakalakaw, may rape, di ba? And meron din ganyan-ganyan, may accident. Anong magiging kayo po? Magiging maglalakaw din kayo. Makagalit din sa kayo din. Di ba? Pero kaya kailangan natin makinig sa mabuting balita. Ang mabuting balita ay pagturo. Pagtuturo ng Diyos ni Jesus. And siyempre po, hindi alisin ito. Sinabi ni Jesus po, ang lahat mga bagay dito maglalaho, pero ang salita ng Diyos ay hinding-hindi maglalaho po kahit isang tundok, kahit isang kuhit. Hindi maglalaho po ang salita ng Diyos. O sinabi ni San Pedro po, kung Panginoon, kung umalis sa inyo, sa kanino kami pupunta? Di ba? Ikaw lamang may salita na magbigay ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kaya kailangan natin po ang ay makinig
ang salita ng Diyos. Para mabuhay, parang ibuhay tayo, parang malakas, parang masaya, magbigay sa inyong pag-asa, pag-ibig, kasayahan sa puso. Pero kung lagi-lagi, masaktan, music, masaktan, kanta, ibigay sa inyo ay saktan din. Tama ba? Mga kabataan ngayon, maraming masaktan ang puso ko, di ba? Kapag makinig, labis na nasaktan, ako ay umiyak din, sila. Diba? Kaya, walang kwenta yan. So, tapos po dito, ay isang pinakakailangan, pinaka-important, ito po ay pakinig ng salita ng Diyos o makinig ang salita ng Diyos. Diba? Nantindihanin nyo ba? Malinaw ba po? Opo. Ay, ganyan lang po. Salamat po sa inyong lahat po. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang pagkain ng mga alay na inyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng inyong pagliligtas na naway sumaamin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa inyo ay likas sa pagpupuri namin nakikinabang ay kami rin inyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng inyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiagwit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan.
hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama namin ba na ikaw ang buka ng tanang kabanalan? Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mong bana ang kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak, kaya't iniaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay, ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong inarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayunin ang lahat ng mga pumanaw. Kaagwaan mo sila at patulusin sa inyong kaliwanagan. Kaagwaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararanga mo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng paranga at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sabay ang alam mo.
patawarin mo kami sa aming mga sala. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalupan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalar ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sinubong tanggap
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa inyong salita at bigay na banal. Ay inyong pinalalakas at inyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng inyong anak na para sa amin sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan ng sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kahilingpitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, bagganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo pong lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami
napaki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng inyong private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa paghahangad naming makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye. Ang ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, amang magkapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga kasalan, mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukaan ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Namin ay ihandog, iatid mo kami sa langit.